para mabaklas natin itong pulley at saka itong torque drive. So kailangan muna natin ng 17mm na socket at saka 24mm. So so what's up mga sir? So this is the part 3 of our video. So ito yung continuation ng mga videos natin regarding sa pag-tune up ng motor natin. So syempre isasama na rin natin yung panggilid ng CVT natin. So bago tayo mag-proceed is kailangan ganun tong crankcase cover. So paano nga ba tinatanggal yung crankcase cover? So first tanggalin muna natin to. Itong dalawa to. Kasi kailangan natin i-move para matanggal natin mamaya yung crankcase. So ang sukat niya ito is 12mm. So ayun mga sir, tatanggalin lang natin yung isa para lang magalaw lang natin. So ayan. So ang gagawin natin is yan, igagalaw lang natin na ganyan. And then para matanggal natin ito, kuha tayo ng 8mm na T-wrench. So tanggalin muna natin to. So pinalitan ko na rin to ng 8mm, dati kasi is ano to. Dati kasi is Philips screw yan. So and then may allen. Yan, tatanggal natin yung dalawa dito at saka meron pang isa dito yan. Ayan, meron pang isa dito yan. Ayan, hintalin natin to. And then, ang next natin is dito, meron tong apat na 8mm din. So, sa loob kasi na itong sa loob kasi na itong filter na to, bali ito yung V-belt air filter niya. Sa loob kasi niyan is meron pang dalawang bolt. So, tanggalin natin tong apat na to. So, ayun mga sir, bali natanggal ko na rin yung filter na ito. So, hindi ko na nabalik kasi nasira na siya. So, ito yung sinasabi ko, meron dalawang bolt pa yan. So, ito tsaka ito ko nakikita nyo. So, kailangan din natin matanggal yan. So, dito muna tayo. So, ayan mga sir. So, bali mayroon pang isang bolt yan dito. Mayroon pang isang bolt yan dito mga sir. So, ayan. Dito, kung nakikita nyo. So, ayan. Medyo madilim. So, bali may isang bolt pen dito. So, ayan siya mga sir. So, ayun yung sinasabi ko, may bolt pa yan dito. So, ayun yung tatanggalin nyo para mabaklas nyo itong buong cover na to. And then, mag-proceed na tayo dito sa crankcase
sa crankcase niya mismo. Yung crankcase na to is meron tong bolt na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tsaka meron pang isa sa gitna yan. So yung pang gitna yun yung pang 13. So 8mm din yan mga sir. Tanggalin lang din natin para matalinis natin yung panggilid natin. So itong dalawang mahaba na ito mga sir, para dito to. At saka meron pang isa dito yung banda sa ilalim. And then yung isang pinakamahaba naman ay naman nasa dito. And then yung last is yung sa gitna. So bali 13 volts yan mga sir, yung case ng crankcase natin. And then pagtatanggalin mo na, gaganyan mo lang, kikit mo lang para tumulak siya. Yan. So ayan na mga sir ang CVT natin yan, sobrang dumi. So ayan mga sir, so para mabaklas natin itong pulley at saka itong torque drive sa may lining niya, so kailangan muna natin ng 17mm na socket at saka 24mm. So tara mga sir, baklasin na muna natin yan. Sir. So, syempre, magic washer natin. And then, 24 dito sa may lining. So, ang gagawin natin dyan mga sir, is check na natin, lilinisin na natin at the same time, syempre, i-check na rin natin. Yung mga bola niya mga sir okay pa naman. May isa lang akong nakitang medyo may kanto. Ayan oh. May konting kanto. So ayan mga sir, ang sukat naman nito is 39 mm. So mga sir, hindi na tayo gagamit nito. So dati kasi wala kasi ako pneumatic, pinupukpuk ko lang to. So wala na ang problema mga sir, kasi di na siya magkasa sa may sakit. Kasi nga gawa ng may mga tama na. So ang gagawin natin is sisinsilid na lang natin ulit yan. So wala namang kaso yan mga sir. So ayan na siya mga sir. So ang next naman natin is babaklasin na natin to.
So, paano ba chine-check tong torque drive mga sir? Madali lang naman yan. So, ilagay mo siya sa may, isagad mo siyang ganyan, and then, galawin mo kung malaki na yung plate. Tsaka mararamdaman mo naman kung, mamaya papakita ko yung groove niya. Kung okay pa. Kung may mga tama. Pero sa nakikita ko, sa nararamdaman ko sa kanya, pag ginagalaw ko is wala naman. Yan. So, mga sir, so, itong torque drive natin, abali ito yung tawag natin sa commercial name. So, kapag bibili tayo mga sir, ang tawag natin is torque drive. Pero sa... Pero kapag sa mga kasa naman, ang tawag dito is a sliding shiv or shiv. So, yung isa kasing part dito nag-i-slide. So, ayun yung sliding shiv. So ito yung secondary shiv. And then yung pulley at saka drive face naman mga sir. Yung pulley at saka drive face naman mga sir ay naman yung ito, itong dalawang to, pulley and drive face. Ito naman yung mga primary shivs. So madali lang naman 'yan, yung sliding at saka fixed shiv. So ito, since ito yung nag-i-slide. So ito yung primary sliding shiv. So ito naman, itong drive face na to, ito naman yung tinatawag na primary fixed shiv. And then sa may torque drive naman, ito kung nakikita nyo, itong buong assembly na to, ayan, yung may kasama na ito, ayan, ito yung fixed, ito yung secondary fixed shiv. And then ito naman yung secondary sliding shiv. So ayan lang mga sir. So tara mga sir, linisin na natin tong mga parts ng panggilid natin. Unahin is itong pulley at saka itong drive face. So unahin muna natin yung mga roller niya. Then, sulod natin mga sir itong drive face. So, ganyan lang mga sir. Gasolina lang yung pinagamit ko dito. So, wala nang problema. Basta kapatuloy naman ang dito. So, walang kapatuloy mga sir. At gasolina yung pinagamit. Then, sunod yung back plate. Yung back plate naman mga sir, ay check yun lang sa back plate kung plastic slider niya. So, dapat hindi siya gumagalaw. Hindi siya madali matanggal. So, once kasi na gumagalaw na yan, nagkakos din ng ingay. Yan. So, tanggalin lang din natin isa-isa. Next naman mga sir is ito. So itanggalin mo natin yung spacer nya o yung bushing. So kailangan natin linisin ito ulit kasi ayan mga sir, madumi na rin yan. Yan. So linisin natin itong primary sliding shiv o pulley na tinatawag.
Mga sir, sunod naman natin yung spring. O tinatawag nilang center spring. And then itong lining, din natin tatanggalin yung mga clutch spring. Bilinisin na lang natin ito ng ganito mga sir. Kaya mga sir, ganyan lang. Linisin mo natin itong clutch bell. So ayan mga sir, and then ito na yung last natin. Itong torque drive. So para matagal natin itong torque drive, sisikwatin natin dito yan. So ayan lang mga sir, ganyan lang. Then naangat na yan. So ito, dinisin muna natin ito. Yung cover niya. And then, ito mga sir, sinasabi ko. So, yung groove niya. So, kailangan mo rin i-check yan kung may mga tama na ba siya. And then, ito rin yung gagrasahan natin mamaya. Para ma-maintain natin lagi na hindi niya masira yung groove. So, syempre, kapag di natin nagrasahan yan, may tendency sa init, by friction, so, masira yung yung mga groove niya. So, mas maganda na maintenance lagi ito, naralagyan lagi ng grasa. So, ayan mga sir, yung mga groove niya. Tatlo yan. So, bali, ayan yung tatanggalin natin. So, ayan mga sir, tatanggalin muna natin ito. Ayan. Bali, tatlo yan. Yan. So, ayan na mga sir. So, bali ito yung secondary. So, bali ito yung secondary sliding shim natin, and then ito naman yung secondary fixed shim natin. So, dilinisin na natin ito mga sir. So, ayan mga sir, bali, bubuhin muna natin yung torque drive natin. So, ang una natin gagawin, isasalpak lang natin ito. Ayan mga sir, sasalpak lang natin yan. Then, kakabit lang natin itong mga... Ayan. Ayan, nipple. Tama ba? Nipple ba ang tawag dito? So, ayan mga sir. Tapos, lalagyan na natin ng grasa yan. So, lalagyan lang ng grasa yan. Bawat groove. So, kailangan malagyan ng grasa yung bawat groove. So, ayan mga sir. Yan, and then ilalagay na natin yung cover mga sir. Then punasan lang natin ng konti.
punasan na natin yung mga excess na grasa. So syempre baka mamaya pumunta dun sa may dito niya banda, so magkakos ng sliding yan mga sir. So dapat punasan natin yan. Then push lang natin. So yan. So okay na tayo sa torque drive. Ang next naman natin mga sir is yung sa may primary sliding shim o sa may pulley. So yung iba kasi ito talaga hindi to na maintenance ng iba. So gusto ko ipakita to. Yan mga sir, yung groove na yon mga sir sa may loob. Sa may loob may groove yan, ayan kung nakikita niyo. Ayan. Ay bali ayun yung nilalagyan ng grasa. So para sa para hindi masira tong spacer na to o bushing. So yung iba kasi hindi to na maintenance. So akala nila wala kasing grasa sa loob. So kaya mga sir may oil seal yan para yung grasa is hindi lumabas-labas, masil niya. So ayun yung purpose ng oil seal niyan. So kaya kadalasan yung mga ibang aftermarket na naka-degree is madalas nasisira yung bushing kasi nga hindi siya katulad ng stock na meron pang grasa. So nalalas yung friction. So hindi kaagad na damage yun na ma-wear out tong bushing. So ayun lang yung kagandaan sa mga stock kalkal na mga panggilid mga sir. So meron pa rin siyang grasa. So napiprevent niya na hindi masira kaagad yung spacer o yung bushing natin. So ayun lang mga sir, lalagyan na natin to. So ayan mga sir. So lilinisin ko lang ulit ng gas. Pero okay naman punasan, pero ako kasi mas sure para matanggal talaga yung grasa-grasa. So ayan. Ayan mga sir, balik kabit na natin itong mga parts na to sa may panggilid natin. Unahin natin itong torque drive. Latch bell. Then mga sir, itong pulley. So ayan, and then yung backplate. And then yung belt mga sir, so yung belt mayroon din tong indication o indicator ng rotation niya. So ayan. So ayan mga sir.
Then yung drive phase. Then yung claw washer mga sir. So dapat ito mga sir, naka-claw washer mga sir, at saka yung kickstarter one-way clutch, dapat nakakagat siya dito. So para pag nag-push start ka, at saka hinigpitan mo yung nut na ito mga sir, is nakakapit tong drive phase. So nangyari kasi, yung iba kasi, pag hindi nakakapit to, doon nasisira yung thread ng sigunyal. So dapat mga sir nakakapit to. So ayan. Ayan mga sir, yung kickstarter one-way clutch, ayan, dapat naka-ano din siya. Dapat nakakapit din. And then yung washer niya mga sir. And then yung last, yung nut. Mga sir. So hindi ko kasi siya ma-start ngayon. So maganda sana ma-start natin para makita natin yung sampa ng belt. Tsaka para ma-testing natin. So wala may na kasi yung battery ko. So kailangan ko pa siya padyakin. So mga sir, bali ganyan lang yung pagbaklas ng CVT parts natin at paglinis ng mga CVT parts natin. And then yung naturo ko, napakita ko rin naman sa inyo kung paano paglinis ng torque drive, pagbaklas, at the same time yung pag-maintenance dito. And sa may ganun din sa may primary sliding sheave, yung paggagrasa. So malaking factor kasi yun mga sir, na kapag naubusan kasi ng langis yung mga yan, so ang possible lang dyan mangyari is ma-damage or ma-wear out yung mga parts at kakaroon ng mga dragging at iba pang nakaka-apekto sa may takbo o bilis ng motor natin. So yung ginawa natin na ito mga sir, napakalaking bagay ito sa motor natin, since ito yung transmission side ng motor natin. So nandito nang gagaling talaga yung kung paano tatakbo yung makina from engine papunta sa may output niya. Sorry mga sir, yung pagbuo nito, pagkabit ng mga crankcase is hindi ko napapakita. So madali lang din naman yun kung paano natin siya binaklas kanina. So ganun din natin siya ibubuin. So ayun lang mga sir, I hope na marami kayong natutunan sa video na to. Maraming salamat.